Noong 57 BC, binubuo ng tatlong kaharian ng Korea, ang Goguryeo, Silla at Baekje. Nagsimula ang pagsulong ng tatlong kaharian noong pagtatapos ng pamumuno ng Han Dynasty ng China. Goguryeo, isa sa tatlong kaharian ng sinaunang Korea. Ito ay nasa bandang hilaga ng Korea sa lugar malapit sa Manchuria. Ito ay tinatag ni Haring Jumong at kilala din sa pangalang Kim Dongyong. Isang dating prinsipe ng Buyeo, ginawa niyang kabisera ang siyudad ng Holbon. Baekje, isa sa lumang kaharian. Ito ay matatagpuan sa timog kanluran ng Korea. Isa sa tatlong kaharian kabilang ang Goguryeo at Silla. Ang Baekje ay tinatag ni Okjeo, ang ikatlong anak ng tagapagtatag ng Goguryeo na si Jumong at Sosyono. Silla, isa sa tatlong kaharian na umiral noong 57 BCE hanggang 935 CE. Ito rin ang pinakamahabang napanatiling dinastiya sa kasaysayan ng Asya. May kanyang-kanyang alitan ng tatlong kaharian na nauwi sa mga digmaan. Isama mo pa dito ang pagkakaroon ng interes ng China sa kaharian ng Goguryeo. Pilit sinakop ng China ang Goguryeo, ngunit dalawang beses silang nabigo dahil sa tibay ng sandatang lakas at galing ng estratehiyang militar ng Goguryeo. Alam ng dinastiya Tang ng China na may hihirapan silang sakupin ng Goguryeo, kaya nakipag-alyansa sila sa Silla Kingdom at una nilang sinakop ang Baekje noong 660 CE. Matapos nito ay sinunod nila ang Goguryeo noong 668 CE. Dahil sa pagkakabagsak ng Baekje at Goguryeo at binigay ng Tang Dynasty ang pamamahala sa dalawang kaharian sa Silla Kingdom, ang mga kaganapang ito ay nagsanhi ng unang pagiging isang kingdom o kaharian ng Korea na tinawag na Unified Silla. Dito na rin nagtapos ang kasaysayan ng tatlong kaharian. Kung napag-isa ng Silla Kingdom ang buong Korea sa tulong ng Tang Dynasty ng China, bakit may dalawang Korea ngayon na tinatawag na North Korea at South Korea? At bakit pa ito nahati? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video natin.